kahit daanan natin siya, hindi siya malulubak kasi integrated na siya. Kita nyo naman ang Vegan City. So one, Ilocos Sur, meron tayong malaking LED screen dito. Ilocos Sur Capital, diba? Ang lively pa rin. Hindi na Pasko pero marami pa rin yung mga design natin dito. And yan ang City Hall, Vegan City Hall. Ito. So kung gagawin kayo dito, mararamdaman nyo yung lamig. Lamig dyan. O, diba? So, dito naman ang Plaza Burgos yata dito. Yes, Plaza Burgos. Oop. Alright, so for this vlog, bale, papasyalan natin ang Vegan City. Itignan natin kung ano siya kapag gabi. Okay, so panandali ang tumakas ulit tayo sa mga ginagawa natin sa bahay para mag-drive at makapaglanghap ng ibang hangin. Alright, para hindi naman tayo agad may stress, di ba? Kasi long weekend na naman. Long weekend. Tapos yan, yes, yung Vegan City, nakatira nga pala kami sa Metro Vegan. Kaya mula nung pagkabata ko, is parang lahat ng binibili namin ng mga goods ay pang or kinukuha namin sa Vegan City. Yun. Okay, kasi malapit lang kami. Nakatira kasi kami Metro Vegan. So, we need to say one of the town surrounding or malapit sa Vegan City. At isa din sa pinaka or isa din sa lively na town natin or town namin dito sa Ilocos Sur kapag gabi is ito, yung Bantay. Bantay, Ilocos Sur. Okay, yan. Isa sa pinaka lively na town is ito, yung Bantay, Ilocos Sur. So marami na tayong pwedeng makita. And then upon sa entrance naman natin ng Vegan City, kasi dito na tayo liliko, yan, hindi lang kita. So Vegan, welcome. So that's the arc of Vegan City. And it's good na meron na din tayong street or street light ba to? Yan, mga ilaw sa daanan. Okay, first na nakita ko to, of course, sa mga Manila. Sa mga Manila, sa mga lugar dun sa Manila, meron na ba nun? Tapos meron din naman sa mga province, yung mga roads. Pero yung linalagay nila is parang yung fun, yung parang bola siya, half circle, semicircle. Pero ito, kahit daanan natin siya, hindi siya malulubak kasi integrated na siya dun sa kalsada. And kita nyo naman ang Vegan City. So one, Ilocos Sur, meron tayong malaking LED screen dito. Provincial Farmers Livelihood. Yan, laki, di ba? Tapos meron na din Cafe Ilocos. And yan, Ilocos Sur Capital. Diba? Ang lively pa rin. Hindi na Pasko pero marami pa rin yung mga design natin dito. And it also attracts yung mga tourists natin dito. Okay, liko muna lang tayo dito kasi dadaanan natin ito. Diba? Ang ganda. Mga ilaw-ilaw sa puno. Okay? And then, yung bahay na makikita natin dyan ay museum ng isa sa paring martir Gumburza, si Museum ni Padre Burgos. Alright, so dito na tayo. Liko ulit tayo dito kasi kung manggaling tayo sa bahay, dadaan tayo sa daanan, ito yung bubungad naman. Okay, actually meron pa isang kwan dito eh. Meron pa yung isang LED screen. Yan, naka-off ba? Para to conserve naman yata ng kwan.
Yan ang City Hall. Vegan City Hall. Nagniningning. Tapos marami din yung mga tourist dito kapag gabi kasi yan, vegan. New Seven Wonders. New Seven Wonders Cities. And ganito na rin yung ginawa nila sa mga kalsada dito. Parang ginawa na rin nilang kwan. Yung mga kwan, yung mga old Spanish na inspired na mga daanan. Hindi ito pabor sa mga motorista. Yan. Vibrate na vibrate siya. Vibrate na vibrate. At ito ang cathedral, vegan cathedral. So as of now, hindi pa okay. Yan, ikot lang tayo dito sa Plaza Burgos. Okay. Yan, so madaming taong naghihintay ng dancing fountain. Madami. Alright, so itong kalsada talaga yung problema dito. Masyado siyang bumpy. So kung gusto mong i-test yung mga shocks mo, okay, dito nagbliblink din yung ano, ilaw dito sa may pedestrian. Ang ganda. So one, Ilocos Sur. So meron din kwento yung kapag bakit one Ilocos Sur, kasi yun nga, parang napag-isa na lahat ng mga towns, pero yun, diba? Okay, so ito naman one of the busiest road Monday to Sunday, lalo na kapag rush hour, is yung Quezon Avenue. Okay, so kasi halos lahat ng bus, lahat ng nanggaling sa ibang town dito dadaan. Garo mo. Dito dadaan. At isa din ito sa mall. Okay, the Vegan Central Park or Vegan Centro Mall. Kung saan parang yan yung kwan. Yan yung main mall or parang mall na namin dito kasi walang Robinson. Pero yung kwan, walang Robinson's Mall, walang SM Mall. And ito yung tinatawag nilang Simbahan of Asip. Compared sa cathedral, mas maliit nga siya. Okay, the handyman or DIY pala. Simbahan of Asip. Malawak din naman yan. Okay. Tapos, liliko tayo dito para tignan natin ang Vegan City Public Market. Parang lively din dito kasi. Maraming yung kwan. Maraming mga nagbebenta ng mga street foods. Right? Street foods. Yun. So, kahit dito, lively pa rin, no? Maraming sasakyan. Nandyan si Jollibee. Nandun si Pure Gold. Alright. So, yan. Yung sinasabi natin na napakarami pa rin mga street foods, street vendors of course. And yan, yung mga nag-uuwian sa kanilang mga galing sa kanilang mga work. And of course, nakabantay ang ating pulis, mga kapulisan. Yan, ito. Pure Gold Vegan. And this is the public market. Ongoing pa lang yata yung beautification ng public market na to. So kung napansin nyo, magkaiba yung kulay dyan, doon, tsaka dito, tsaka nandito din yung ano, wet market. Anong binibenta dito? Parang lahat dito ay kwan. Fish. Oo. Mga fish.
Tapos meron din tayong superstore dito na kilala din sa Ilocos Sur, which is itong JTC. JTC, of course, meron siyang ibig sabihin dyan, the Javier Trading Corporation. Daming alam. Yan, so malawak din, no? Marami ding hotel nakapalibot dito kasi marami nga yung mga turista na dumadalo, bumibisita sa Vegan City and mga side vendors na dito. Side vendors, hindi naman side vendors, mga small establishments. Okay? Tapos, meron din tayo nagrorondang police. Tsaka yan. So, it's good naman na kung marami yung kwan, marami yung fish. Like, for example, mga, ano na yan? Yung fish sa kawayan. Yan, marami silang nakahilera dyan. So, it's good na merong ganun para hindi na makipagsiksikan, no? Doon sa kwan. Hindi na makipagsiksikan doon sa public market. Kasi talagang kwan, talagang kung panahon ng ipon, ipon pala yun. Kung panahon ng ipon, ang daming tao. Okay? Yan. So, dadaanan natin yung gitna. Hindi naman gitna. Dito. Oop. Sa Vegan Central Park. Meron tayong madadaanan. Yan. Dito. Na kalsada. Hindi kasi nila inokupahan lahat. No. Dito. So, kung gagawin kayo dito, mararamdaman nyo yung lamig. Lamig dyan. O, oh, diba? Ay, hindi. Hindi malakas yan. Baka hindi na malakas kasi gabi na. Okay. So, I think lahat na ng part ng pakita na natin. Ay, hindi pa pala. So, liligo muna tayo dun sa kabila. Again, dun. Para mas makita pa natin yung ibang part na busy sa Vegan City. Right, so dapat alam mo lang yung mga daanan dito, yung mga SKS Quinita, kasi meron yung one way, no left turn, no right turn. So usually kapag ganun naman ako, kapag hindi ako sigurado sa isang daanan, I go with the flow, di ba? Hindi naman dadaan yung mga ibang sasakyan kung bawal siya, di ba? Alright, so dito tayo, diretsuhin natin to, ang Two Brothers. Dami pa rin tao, no? Baka sa rason na kwan, rason na uwian na kasi. Okay? Again, ganito ulit yung bat daanan natin dito. Rocky Road. Ayaw ko nalang bilisan. Para mapakita din natin, di ba? Kung ano nga ba ang Vegan City. Pero, ang hindi ko may papakita sa inyo is yung Calle Crisologo. Kasi hindi pwedeng dumaan ang mga motorized vehicles doon. Bawal siya. So, dito naman ang Plaza Burgos yata dito. Yes, Plaza Burgos. Laka. Okay, so kung dediretsuhin nyo na tong way na to, kuha na siya. Yun na, yung tinatawag nating Calle Crisologo. Pero tignan natin dito. Okay, so maraming hotel. Ano yan? Tea house. Okay. So, ginawa ko, sumunod lang tayo sa flow. Kasi minsan, bawal yung dumaan dito eh. Tapos kung dadaan naman kayo dito, is dito nyo mapifeel na
talagang live na live na live. Yan. Meron tayong mga kalesa. Kasi sa amoy pa lang, alam nyo na na may kalesa dyan. And ito yating bell tower natin. So under construction or under renovation or under sa reinforcing yan. Kasi nung tumama yung malakas na lindol natin. And the Macdo, si Macdo tumulad na rin sa part ng may bell tower. Yun, bumalik ulit tayo dito. So, ganito pa rin ka-lively. Ganito ka-lively kapag mga holidays. Pero minsan nga, nung semana, yung dinaanan natin kanina na maraming mga ilaw, yung puno, close yun. Kasi marami yung mga kwan, marami yung mga tiangge. Yan, kahit gabi na, diba? Meron pang kalesa. Kasi, yun nga, pinapanatili nila yung pagiging Seven Wonders City. At since old Spanish houses, yung isa sa alas natin dito sa Vigan, yan, meron tayong mga ganyan, di ba? Op, hindi ka makakasya, ako muna. Yan. So, pahirapan nga lang dito kapag magpa-park na kayo. Meron din pala tayong pupuntahan. Pwede din siya na pagpicturan. Meron din yata siyang I Love Vegan. So, dito ulit tayo. And then, pasok tayo dito sa right. Yan, buti nga meron na to eh. Kasi nung wala to, ang traffic doon. Ang traffic. So, parang meron tayong bypass road dito. And ito naman yung stadium. Stadium dito sa Bantay or sa Vigan. Ayan siya. Malawak din. So, dyan dinadaos yung mga iba't ibang sports event. Okay, ito. Love Vigan. So, pasyal kayo dyan. Or kung papasyal kayo dito sa Vigan, daanan nyo na rin itong mga to to have memories. Diba? Yan. Alright. So, I think I'm going to end now our video. So, pinakita ko lang sa inyo kung anong status ng Vigan City kapag gabi. Okay. So, that's all. Ride safe, everyone. And God bless. Thank you.